Hi guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si JC Legazpi at welcome dito sa channel ko and welcome din dito sa panibago nating video. So for today's video is meron na naman tayong mga bagong FAQs or frequently asked question about walang iba kundi ROTC. So yung mga question is galing kina Gamer and Thinex. So hindi ko ma-determine yung gender nila kaya yung pangalan nilang, na lang nila sa YouTube yung babanggitin ko. So sabi ni Gamer, Sir, pag advanced ROTC officer ba, pang army o pang sundalo lang ba yan? So sabi naman ito next, may FAQ po ako, magiging officer ba ako sa army reserve force if basic graduate lang ako sa ROTC or need pa ng advanced ROTC at kung magiging officer man ako, pwede ba akong pumili ng branch of service or army lang talaga ang available if ROTC graduate ka? So yun yung mga sasagutin ko mamaya. Pero bago ko yung sagutin guys, kung bago ka lang sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong klaseng video, ROTC video, motivational video, inspirational video, nasa tamang channel ka na. Kaya ano pang inaantay mo, dagdagan mo na yung subscriber natin, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong uploads. Of course, don't forget to drop a thumbs up and a comment down below. And magsisimula tayo after the quick intro. So tara! Ayun na nga guys, no, sasagutin ko na yung tanong ni Gamer Anthony. So sabi ni Gamer, Sir, pag advanced ROTC officer ba, pang army o pang sundalo lang ba yan? So, yung branch of Armed Forces of the Philippines is meron pong 3. May Army, Navy, Air Force. So sa tatlong yon is meron silang kanya-kanyang ROTC or Reserve Officer Training Course. So, ibig sabihin, pag Army, ROTC ka, pang Army ka lang. Pag Navy, ROTC ka, pang Navy ka lang. Pag Air Force, ROTC ka, pang Air Force ka lang. So, bakit yung pinaka-popular is yung tawag dito, Navy, I mean, yung Army, ROTC? Dahil, karamihan sa mga college, universities is multiple course yung ino-offer. And merong criminology. So, that's why most of the school in the Philippines is Army ROTC yung in-offer. Pero meron din namang Navy and Air Force ROTC, bibihira lang. Sa mga may course na nautical or yung mga magsisiman and sa Air Force din, yung related sa Air Force din yung ano nila, no? Yung pinag-aaralan. So, kaya sinasabay. So, yun po, kaya mas popular yung Army ROTC. So, sa tanong mo po, kung pang-army lang ba ang ROTC, so nakadepende po yan kung saan ka nabibilang. Ang ROTC po is napakalawak ng sakop yan. Maaring Navy ka, maaring Air Force ka, maaring Army ka. So, kung nasaan ka man doon nabibilang, para doon ka lang. So, yun lang po, Gamer. And yung kahit next naman, may FAQ po ako. Sabi niya, magiging officer daw ba siya sa Reserve Force if basic lang yung basic ROTC lang yung natapos niya or kailangan pa niyang mag-advance ROTC para maging officer. And kung magiging officer na man daw siya sa Reserve Force is pwede ba siyang pumili ng branch of service? Punta muna tayo doon sa pagpili ng branch of service. So sir, just like sa sinabi ko sa una, yung tanong ni Gamer is nakadepende kung anong ROTC ang sinilihan mo. Kung nasa Army ROTC ka, yun lang yung branch of service na pwede mong salihan. Kung nasa Navy ROTC ka, yun lang din yung branch of service na pwede mong salihan. And kapag nasa Air Force ROTC ka, yun lang din yung service na pwede mong salihan. So ngayon, apunta naman tayo sa pagiging officer. So kapag nakagraduate ka ba ng basic and advanced ROTC, is officer ka na sa Reserve Force? No. Kumbaga kung ikukumpara sa active force, yung magiging rank mo lang dyan is private or sergeant ka sa Reserve Force. So paano ka naman magiging officer sa Reserve Force? So ngayon, may bibigay ako sa inyong example. So doon sa training namin ng COQC, yung guest speaker namin doon is si Captain Cristobal. So captain po yung rank niya sa reservist. Paano siya naging captain? So dahil po isa siyang Master Teacher 3. So, may master's degree siya sa profession niya. So, kapag may profession ka and may master's degree ka, pwede kang makapasok sa officer sa Reserve Force. And may isa pang example. So, captain din, Illuminatus Capi, yung naghahawak ng isang branch din sa ROTC sa Masbate.
na ano, mas malayo sa CDC, so siya yung in charge doon. So captain din yung rank niya dahil isa siyang principal sa school nila. So that's why naging captain yung mga rank nila dahil ginamit nila yung mga degree nila para makapagpa-commission sa reservist. So pwede kang makapagpa-commission sa reservist if meron kang master's degree or isa kang professional. Or may isa pa, pag nakadaan ka ng POTC. So yun, automatic na yun, isa ka ng officer sa Reserve Force. So under mo na yung mga nagtitray, mga reservist na kahit na matatanda na sergeant pa rin, so under mo na po sila. Pero syempre sa ano pa, sa tayong mga Pilipino, kapag matanda is galang pa rin tayo. Pagdating sa ROTC or sa Reserve Force, kayo yung mas mataas. So kayo yung magbibigay ng order sa kanila. So yun lang. Sir Tenex and Gamer, no, sana nakatulong tong video na to sa inyo kahit na medyo maikli lang yung video na to kasi hindi naman to kailangan ng palawigin pa yung mga tanong ninyo. So yun lang po, sana po malinaw kahit papano yung sagot ko po sa inyong mga tanong. So again, maraming salamat po sa inyong lahat na nagsasubscribe dito sa channel ko, and close to 1,600 na tayo guys, kaya ikaw kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like, comment, and of course, mag-subscribe ka na din at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong upload. And that's it for today's video. Once again, I'm JC Legaspi and welcome to my channel. And that's it. See you next video. Adios, amigo. Bye-bye!